Samantala, nasa 10 foreign national ang nahuli ng Bureau of Immigration dahil sa mga kasong pandaraya ng mga dokumento. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sa bagong Pilipinas ngayon, nagpapanggap ng mga Pilipino ang mga dayuhan kung saan may daladala ang mga itong authenticated na mga dokumento na para lang dapat sa mga totoong Pilipino. Kabilang dyan ang Philippine Passport, National ID, Postal ID at iba pa. Tiniyak ng BI na tuloy-tuloy ang improvement sa mga paliparan sa bansa gaya ng paglalagay ng makabagong kagamitan para agad na mahuli ang mga foreigner na nagpapanggap na Pinoy. Ani Sandoval, may tuturing itong isang national security issue kaya dapat lamang na agad matugunan. Nagbanta naman ang BI na hindi lamang mga foreign national ang makakasuhan sa ganitong illegal na gawain kundi maging mga kasabwat nila sa Pilipinas. Hindi po natin maaalis na maaari pong posibilidad yan. That's why we forwarded it po to the NBI as well as the issuing authority para maimbestigahan pong maigi itong kasong ito. It might be a web of different individuals po nagsisimula ng mga ganito pong kalokohan. So we think that it's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector, yung mga fixers po na pag-alagala.